na. Hindi ko naisip gaano kasama ang mga nagawa ko sa iyo. Pinapatawad na kita, Nanay. Pinapatawad na kita. Kahit na lang talaga naging biktima mo, sa kanya ka humingi ng tawad, Nanay. Kasi pag ginawa mo yun, magkakaroon ka ng totoong katahimikan. Mahal, hindi ko alam ang gagawin. Nalilito ako eh. Kasi yung dalaga natin, si Sofia, lumilipas ang panahon na hindi niya alam ang totoo. Ayos lang ko kayo? Kailangan tulong? Oo, ayos lang ako. Salamat. Balik-balik kayo. Ayaw nyo naman bilhin. Last na to. Hindi naman namin talaga bibilin yan eh. Hindi na kami babalik dito. Thank you. Let's go, Sofia. My work here is done. Humingi ka ng tawad sa anak mo? Yes. Humingi na ako ng tawad sa anak ko. And I'm so happy. Okay. Good job, madam. Ano naman nasabi ng picture? Okay naman daw ba? Kinatawad ka ba? Sofia, ano lang naman yan? Madam, niloloko mo lang yung sarili mo eh. Hihingi ka ng tawad sa isang litrato? Walang opinion sa buhay niya? Sofia, I don't get it. Ikaw may sabi na gawin ito ni Rene, di ba? So, yun nga ang ginawa ni Rene. Pumunta siya dito para humingi ng tawad kay Rachel. Para palayan ang sarili niya of all the guilt. Bakit ako? Hindi ko pa pwede gawin yun? Kasi, madam, hindi naman si Rene ang nagpamigay ng anak ninyo eh. Ikaw, si Rene may kasalanan sa'yo. Sa'yo siya humingi ng tawad. Kaya ngayon, namatay siya ng mapayapa. Eh, ikaw, yung kasalanan mo na pagpapamigay sa anak ninyo, sa palagay mo, makukuha mo yun sa pagkakausap sa isang litrato? Kailangan iproyekto mo na makita mo yung anak ninyo, kausapin mo, aminin mo yung pagkakamali mo, humingi ka ng tawad ng personal. Okay, I lied. Hindi ako humingi ng tawad. Ano? Madam, mas malala pa yung ginawa mo eh. Eh, bakit pa tayo nagsasayang ng oras dito? Kasi, naiingit ako kay Rene. Naisip ko na baka pwede ko rin gawin yun. Pero hindi eh. Kasi nung tinignan ko yung mga pictures, hindi ko naman nakita yung kasalanan ko eh. Masaya na siya. At mas lalong hindi ko na kailangan magpakilala sa kanya. Ewan ko sa'yo. Alam mo kung ako yung anak mo, masusuklam ako sa'yo. Okay lang. You know why? Kasi hindi ikaw yung anak ko. Bahala ka sa buhay mo. Oh! Susunin niyo bukas. Yeah, nakaready na lahat. Is Sofia there? Sir, may kailangan po kayo. Wala po siya eh. Wala naman. I'm just checking. Sabi po kasi ni Ma'am Sofia, wala po siyang office hours. Pag may importanteng meeting lang po siya, pwede pumunta. Pag may gusto pong magpa-schedule na appointment, ischedule ko daw po. Magpapaschedule po ba kayo ng appointment sa kanya? Alam mo, atribida ka. Pwede po, umayos-ayos. Miranda, Miranda. Sorry po, bago lang po ako dito eh. Huwag mo nang patulan. Na. I will get that secretary fired. Ininsulto ka niyan. Bakit hihingi ng appointment ang presidente ng kumpanya kay Sofia? Bagong secretary ni Sofia yun. So hindi ko na siya masyado pinakikialaman. What? Honey, ano nangyayari sa'yo? Takot ka ba kay Sofia? Of course not. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Bobby, hindi mo siya napapasunod. Look, Miranda, pinapunta ko siya dito without prior notice on a weekend. Pagkatapos pumunta naman siya dito. Para lang pagalitan ko. And then, ano yung sinasabi mo? Hindi totoo yan. Takot sa akin si Sofia. Do you really believe that? Of course! Ako ang presidente at CEO nitong kumpanya. So in this place, I have power over everyone. Including Sofia. Okay? Okay.
San si tatay? Pumuntang sementeryo. Dinalaw si nanay. Hindi na ako sinama. Baka daw mabinat ako. Sophia? Sir, hinahanap niyo po ba si Ma'am Sophia? Sir, huwag po kayo maggalit ha, pero may appointment po ba kayo sa kanya? No. Not at all. Alam mo, ang galing mo sumira ng araw. Madam, ang akin lang naman, gusto kitang tulungan. Dahil alam kong napakalaking issue sa buhay mo yung tungkol sa anak mo. Pero ano, hindi mo hinaharap? Sophia, hinarap ko na nga eh. Humingi na ako ng tawad. Tapos na yun. Alam mo ikaw, ang dami mong hinahanap. Kailan ka kaya sasaya? Madam, harapin mo yung totoong emosyon mo. Halatang halata ka eh, na kahit konting pakiramdam, wala ka para sa anak mo. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi yung puso mo, punong-puno na ng kalyo. Alam mo, kadiri ka. Ate! Ate, hindi ba kayo alis para sa mission ni best friend? Aalis kami. Pero, hinintay lang namin si tatay para may kasama ka dito. Okay lang kami. Sige na, laro ka dun sa labas. Sige na. Alam mo, kadiri ka talaga. Maganda naman. Kadiri naman. Hoy. Bakit ang seryoso mo? Anong gusto mo, ha? Nga dito. Sophia! Best friend, pasensya ka na, ha? Yan ako nakadalaw sa'yo. Eh, ngayon ko lang kasi nalaman na wala ka na pala. Tagal ko rin kasing nawala, eh. Kung kailan namang paalis na ako, tsaka ako pa nalaman. Hindi ko nga nakilala yung asawa mo eh. Pero sigurado ako mabait siya. Dahil hindi ka kukuha ng salbahe. Siguro naman inalagaan niya mabuti yung sagol na iniwan ko sa'yo. Sabi nung nagbenta sa akin ito na ibigay ko daw sa pinakamagandang babae na makikita ko. So, I guess, para sa'yo nga ito. You never fail to make me smile, Bart Ramirez. I love you. I love you too. Seryoso ka na sa pagiging boyfriend ni Jessica. Yeah. Oo naman. Thanks. I mean, tama ka naman eh. Pinasukan ko to. Kailangan ko to panindigan. Siyempre, ayoko sakta si Jessica. Good. So, I guess, ibig sabihin nun, mahal mo na siya. Sis, papunta ako doon, okay? Please, just give me time. Okay, kuya.
Pero paano kung one day ma-realize mo na hindi ka makapunta doon? Na hindi mo siya ever kayang mahalin? And then what? Well, then... Hey. Can you stop messing with my head, sis? It's not funny. Look, I'm really trying here, okay? Sorry, kuya. Madam. Yeah, pinawisan ako. Pasensya ka na. Alam ko, minsan na makulit talaga ako. Pero tulad na sinasabi ko sa'yo, gusto kita tulungan. Oo. Dahil according to you, sabi mo nga, punong-puno ng kayo ang puso ko. Alam mo, saan mo ba nakukuha yung mga metaphor mo? Kay tatay. Pero tama naman siya, madam eh. Pag ayaw nating masaktan o maapektuhan, pero protektahan natin yung sarili natin. Mas pinipili nating wala na lang maramdaman. Tulad mo sa anak mo. Okay, naniniwala na ako. Sinabi ni tatay? Buti naman. Hindi. Naniniwala na ako. Na sa tatay mo nang galing yung mga sinasabi mo. Kumukorni ka na kasi. Hoy, 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 madam. Baka naman nagkakalimutan tayo, no? Tatay ko pinag-uusapan natin dito. Okay, sorry. Gumanti ka na rin sa akin. Pintasan mo na rin ang tatay ko. Eh, naku, bahala ka, madam. Basta akong sinasabi ko lang, harapin mo yung issue ng anak mo. Dahil bagahe mo yan, eh. Mahirap umakyat ng langit pag may dala-dala kang bagahe. Sophia, kung gusto mo talaga akong umakyat sa langit, huwag ang anak ko ang pag-initan mo, si August. Kasi ilang araw na natin siyang hinahanap. Kung saan-saan na tayo napupunta, alam mo, sabihan mo kaya yung mga pinsan mo na galing-galingan yung paghanap. Talaga? It's out na? Wow, thank you. Yes, please. Pakipadalan ako dito ng maraming kopya. Okay, thank you. Morning, Ma'am. Morning. Ano yan? Ma'am, si Ma'am Jessica po. Cover ng magazine. Pwede patingin? Oh my gosh, Bart! I'm so excited! Why? Well, actually, kaya ako pumunta dito ngayon kasi lalabas na yung bagong issue ng Business and Glamour magazine. And guess what? What? Ako ang cover nila! Are you... Well, congratulations! But wala ka sinabi? I wanted it to be a surprise. In-interview nila ako tungkol sa kumpanya. And then, I just told them what I had to say tungkol sa future ng company. And of course, gusto kong makita yung reactions nyo. Ikaw, si Bobby, and of course, si Sophia. Well, what can I say? I mean, celebrity ng girlfriend ko. I guess I'm a proud boyfriend. Han. Yes? You better take a look at this. What's that? It's just a write-up about Jessica, so what? Well, dahil sa isang sinabi niya, that toy company has a secret weapon. My very good friend, Sophia Mendoza. And it gets better. With Sophia by my side, I'm confident that I will be able to reach greater new heights for the company. Yan ang sinasabi ko sa'yo, Han. Pero parang pati sa sarili mo, nagdi-deny ka eh. Na nauungusan ka na ni Sophia. Han, the fact na ikaw ang nagdala sa kanya dito sa kumpanya, doesn't work anymore. Hindi na sa'yo napupunta ang credit ng lahat ng ginagawa niya. Siguro nga walang ambisyon si Sophia. Siguro nga, ayaw niya makuha ang posisyon mo.
Pero hindi rin siya tangahan. Pag na-realize niya kung gano'n nakabilib sa kanya ang board at si Jessica, baka magbago ang isip niya. Think about it. Palpak na naman kayong dalawa. Palpak, palpak, palpak. At higit sa lahat, palpak! Madam! Madam! Hindi ako yung palpak. Yung source ko yung palpak. Ang sabi niya, sa parlor nagtatrabaho si August. Yung pala ang ibig niya sabihin, si April. Yun na nga eh. Alam mo, kahit sa kalendaryo, malayong April sa August. Palpak! Sandali, sandali. Ano ba kayo? Eh, di ba, tumigil lang nga kayo. Madam, ano ba? Eh, nagkamali na nga. Ang gawin na lang natin ngayon, oh, suyurin na lang natin lahat ng parlor dito. Okay? Tama na yan. Sir, bili naman ho kayo ng bulaklak ko para kay Madam. Sige na ho, oh, bagay na bagay kay Madam ang bulaklak. Look, Miranda, I have to admit, the last time na nagpresent siya sa board, medyo na-threaten ako sa kanya. What? Eh, bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin to? Bakit lahat ng sinasabi ko tungkol sa kanya, kinukontra mo? Miranda, ang hirap aminin nun. Na meron kang isang empleyado na hinahangaan ng lahat. Na lumalabas, mas magaling pa sa sayo. Ang sakit nun dito. I have to convince myself that everything's okay. Na hindi ako naapektuhan sa kanya, na hindi siya mas magaling sa akin. Nawala nga si Madam Ana, pero dumating naman si Sofia. Si Madam Ana lang kilala ko na ganun kagaling. And the worst part is, ako nagpasok kay Sofia dito. Honey, it's not too late. Fire her. I can't do that. Not now. Baka isipin nila, insecure ako doon sa tao niyon. Okay, well, humanap tayo ng dahilan para masasanti mo siya. Akong bahala. Anong gagawin mo? Leave it to me. Sige na ho, oh, bagay na bagay kay Madam ang bulaklak. Sir, sige naman ho. Hindi, sige. Wala akong pagbibigyan yan eh. Madam, kayo na lang ho. Sige na ho. Bumili lamang kayo kahit isa lang. Wala pa ho akong benta eh. Sige, magkano ba isa? 50 isa lang ho. Ito ho. Oh. Sige. Salamat ho. Ito po. Hi. Salamat to, ah. Roses! Gusto mo? Oh, sa'yo na lang. Okay lang. Hindi. Para kasi pamilyar sa akin yung itsura ng babae. Pero hindi ko lang alam kung saan ko siya nakita. Hmm? Kuya, tinatawag mo ako? Yes, Mark. May tatanong na ako sa'yo. Di ba dati nag-iimbestiga ka tungkol kay Sofia? Ano na nangyari doon? Well, tulad ng sinabi mo, tinigil ko. Kasi wala naman talaga patutuhan yun eh. Tama ka. Na nag-react lang ako ng ganun dahil na-threaten ako sa kanya. Na insecure. Kasi totoo naman talaga eh. Mas magaling talaga si Sofia kaysa sa akin. Bakit mo ba tinatanong, Kuya? Hindi ka ba naniniwala at tinigil ko na yun? Of course, naniniwala ako sa'yo. I was just checking. Okay, that's it? Yeah. Thanks, Bart. Hi, Bobby. Oh, Jessica. Hi. Hey. Jessica. Oh, nakita mo na pala yung interview ko sa magazine. Kamusta? What do you think about it? Very insightful. And? And you look gorgeous. Thank you. Tama si Sofia, right? Ako na talaga ang bagong mukha ng kumpanya. Hello? Good morning, ma'am. Remind ko lang po yung meeting nyo. Meeting? Anong meeting?
Nagpatawag po kayo last week ng staff meeting. Naghihintay na po silang lahat. Excited na nga po sila dahil sabi niyo malilibre kayo ng kape. Oh nga pala. Sige, pupunta na ako dyan. Insan, tara. Huwag mo tayo sa bahay. Mabibisa ko. Kailangan pumunta ng opisina eh. Tara. What? Bakit? Eh kasi napangakuan ko yung staff ko na magpapakape ako. O ano, madam? I-cancel ko na lang. No. Loyal sa'yo ang mga staff mo. Dahil sa kape niyan, kaya naiiwanan mo sila sa trabaho nila. Plus, let's go! Sige. O nga, bravo ko Sophia. Na nakakagad, diba? Hi, Jessica. Nabasa mo na ba yung interview ko sa Glamour and Business Magazine? I mentioned your name there. Talaga? Hindi pa eh. Pero sige, babasahin ko. Tara muna dito. Bakit? Babe, may sasabihin ka kay Sophia, diba? Yeah, sorry, Sophia, sa mga ginawa ko sa'yo dati. I mean, hindi ko naiisa-isahin yung mga yun dahil andun ka naman nung ginagawa ko yun eh. Okay, I'm really sorry. I hope you can find it in your heart to forgive me. Yay! I'm so happy! Magkabati na ang boyfriend ko at ang future best friend ko. Future best friend? Yeah. Well, alam ko naman kasi na hindi pa tayo masyadong close ngayon. But I'm working on it. I really want you to be my best friend, Sophia. Okay lang ba? Oo naman. Thank you. Ako, thank you, ma'am, sa coffee, ah. Oo naman, ako wala yun. Kayo naman. siguro, okay na tayo para sa task natin for this week. Malinaw na tayo doon. Yes, ma'am. Thanks po sa copy, ma'am. You're welcome. Basahin niyo po, ma'am, yung magazine. Maganda po yung sinabi ni Ma'am Jessica. Okay, I will. Sige, salamat. Hey, ma'am, thank you po thank sa copy. You, okay, thank you're welcome. Bakit, madam? Nababother ako, Sophia. Hmm? Saan? Doon sa boyfriend ng pamangking kong hilaw. Hey, Bart? Bakit? Eh, okay na naman kami, ah. Tsaka nag-sorry na nga sa akin, di ba? Yes. At mukhang sincere siya. Mukhang nagsisisi na siya sa mga ginawa niya. Oh, eh ano naman ang problema doon? Kasi, nakita ko yung mga tingin niya sa'yo. Mukhang may gusto siya sa'yo, Sophia. Ano? Wow! Nag-blush ka ba? Mukhang nanlambot yung mga tuhod mo. May gusto ka talaga doon, no? Madam, ano ka ba? Ano ba mga pinagsasabi mo? Ano ka ba? Eh, paano kung may gusto siya sa'yo? Anong gagawin mo? Anong gagawin ko? Eh di wala. Hindi ko naman magugustuhan yun, no? Tumigil ka nga dyan. Tsaka isa pa, kaibigan ko si Jessica. Ano? Pag-aawayan namin yung boyfriend niya? Naku, hindi ah. Ang cheap. Oh. Ano ka ba, madam? Huwag mo nga akong binabasa ng ganyan. Wala akong gusto kay Bart, okay? Good. Dahil mula ngayon, Sophia, iiwasan mo na yung Bart na yan. Dahil gusto ko, habang ginagawa natin yung mission ko, wala kang karapatang magkaroon ng love life. Kuha mo? Sino bang may balak? Eh di ikaw. Madam, kung mo kinukulit kita tungkol sa anak mo, pwede ba wag mo akong gantihan? Tsaka tigilan mo na nga yung pangungulit sa akin tungkol kay Bart. Pasok! Hi! Oh, hi, Miranda. I heard pumasok ka, kaya pumunta ako. Oo.
nilibre ko ng kape yung staff ko. May kailangan ka? Sa'yo wala, pero kay Anna meron. Sophia, pwede ko ba siyang mahiram ulit? May gifts kasi ako sa kanya eh. Of course, Miranda. Pwedeng-pwede mo siyang hiramin. Alam mo, na-miss ka na nga ng kapatid ko eh. Ay, talaga? Mm-hmm. Well, thank you, ha. Let's go! Oh, di ba, Anna? Ang ganda-ganda niyan. Tsaka ito pa, oh, mayroon pang isa, oh. Oh, ang cute! Bilang yan, meron pa. Ito pa. Check mo lahat. Sige, marami yan. Oh. Anna, gusto mo minsan mamasyal tayo? Punta tayo sa Enchanted Kingdom. Gusto mo ba yun? Sure! Eh, Anna, saan ba kayo nakatira? Para pagsusundin kita pag namasyal na tayo, alam ko kung saan ako pupunta. Hindi ko alam eh. Pero, basta malayo dito. Ana, sabi ni Ate Sophia mo, nagkasakit ka daw nung weekend? Ano bang naging sakit mo? Wala. Lagi naman ako may sakit eh. Gusto lang ng ate ko na alagaan ako lagi. So, hindi ka nakakapag-aral? Kasi diba lagi kang kasama ng ate mo dito sa opisina? Eh, Anna, diba galing kayo sa States? Bakit pa nauwi kayo dito sa Pilipinas? Ano bang nangyari? Kasi gusto ng ate ko, dito ako lumaki sa Pilipinas. Kasi sa States daw, yung mga kaibigan niya, walang iniisip kundi puro pera. Nawawala yung pagkakapwa-tao. Tapos, parang they're just waiting for opportunities to stab you at your back. So, sabi niya, mas mabait yung mga tao dito sa Pilipinas. Ay, oo naman, Anna. Mababait talaga ang mga tao dito. Eh, ikaw? Bakit ang dami mong tanong tungkol sa ate ko? Ano ba talagang gusto mong alaman? Today, we will discuss a very important deal. Bakit wala dito si Sophia? We can manage this without her. Hanapan natin ang butas yung babaeng yun. Paano mong paalis natin siya dito sa kumpanya? We will destroy her. Kalkalin mo lahat ng baho niya. Sino pong target mo? Ikaw ang target nila. Simula ngayon, Sophia. Kailangan na natin mag-ingat. Kailangan natin balikan yung babae nagtitinda ng roses kanina. Ah, bakit? Sino kayo?